hirap yung gawain namin. Di mo alam yung lesson sa pinag-aaralan nyo. Kasi po, walang nagtuturo sa inyo. Ako po si Jeremiah Zay de la Cruz. 13 anyos. Nag-aaral po ako sa Wawa National High School, San Rafael Rodriguez Rizal. Ito naman. Lisa. Lisa. Basahin mo ulit. Lisa. Ito. Pag modular po kasi, sagot ka lang ng sagot, tapos basa ka lang ng basa. Nagpapatutor din naman ako sa ate ko pag hindi ko alam, pag hindi ko kaya sagutin. Si pag mag-aaral. Bonil, ka rito. Basa na tayo. Turo ko muna sa'yo. Ito na yan. Huwag kang gumanyan. Ayusin mo upo mo. Turuan mo na kita magbasa para mag-gets mo, ha? Karaniwan sa mga estudyante, walang gadget. Ang signal dito, hindi ganun kadaling makakapenetrate. At karaniwan po sa mga mag-aaral namin dito, ay nakalocate or naninirahan sa mga karatig bundok. So yung modular ang pinaka-accessible naming maibibigay sa kanila. Kaya ito yung in-imply ng paaralan para sa mga mag-aaral. Computer po. Pag may kailangan din po silang research, kasi po hindi naman ako masyadong magaling mag-computer, yung ate ko lang po na si Ate Venus. Yun po yung magaling mag-computer. Meron po palayo. Ako po si ano, Pawa, yung pinalayaw po sa akin ni Papa. Dati daw po kasi sakitin ako. Kaya pinangalanan ako ni Papa ng Pawa. Kasi po yung Pawa, matibay po yung Pawa. Si Pawa kasi nung panganak, yan ay ako na po ang nagpaanak sa kanya. Ngayon, yung puso niya nakaganon sa liig. Ibig sabihin na parang nasakal siya. Kaya yan po ay binalik ko pa muna ng kaunti at kinalas ko pa muna yung puso na yon dahil nga sa maitim na yan, ma'am. So, parang naisip ko, matibay din naman itong anak ko. Kaya yun, naging si Pawa ang tawag ko sa kanya. Ang Pawa po, ma'am, ay isang klase ng kawayan niya na wild. Pero hindi siya katulad ng buho na marupok, madaling rumupok. Ang Pawa po ay sa salitang Bisaya yan, sa Tagalog po ay bukawi. Matibay po yan, ma'am. Bubaksak na yan. Bubain mo na lang. Ikinabubuhay namin yung mga trabaho ko lang dito, pagtatanim, nakapagtanim kami ng palay, at iba't ibang mga lamang ugat. Sa
tumutulong po sa kanila magbaba ng mga kalakal na ano, dinideliver nila po sa baba. Kasi po wala naman po ang ginagawa sa baba kasi po, pag nandun ako, wala naman po kaming gagawin. Maglalaro lang doon sa mga kalsada. Magpapasaway lang doon sa bahay. Kaya po umakyat po ako dito pagbaba ng mga kalakal sa bahay. Para po may pambili kami ng pagkain kasi po ayun lang po yung pinagkakakitaan namin sa araw-araw. Ay, chinilas mo. Nung unang buhat ko po ng ano, dun sa sapa, hindi ko po kaya. Kala ko po dati magaan lang. Pagbaba dun po sa may sapa, yung mga madudulas dun na bato, nagkandadulas po ako dun. Kaya nag-training ako pa isa-isa hanggang sa makaya ko po ng dalawa. Gusto rin niyang testingan yung kung ano yung kakayahan niya. Kung kaya niya na rin talagang kumita ng pera. Bali, 11 po yung naging anak namin. Nung una po, inisip ko hanggang 4 lang ang anak namin. Pero dahil nga po nung mga panahon na yon, halos wala na yung mga dating nagtanim lang dito, nagpunta rito para magpalay lang, nag-alisa na yon. So parang kami na lang halos ang natira muna dito. Inisip ko ngayon na dapat siguro dumami uli yung tao rito. So tuloy-tuloy lang ang buhay namin. Malungkot po ako dahil yung mas mga nakakatanda ay hanggang high school lang ang mga natapos nila. Yung mga huling anak namin na makapag-aral, nagkaroon pa rin ng pagtutulungan dahil yung mga nauna kong mga anak, kahit na may mga pamilya yan, sumusuporta rin po sa mga kapatid nila. Minsan po, pag nagbababa ako ng kalakal, tos ako lang mag-isa. Nakakakita po ako ng mga asdaan, kaya uminto muna ako. Tos alisin yung ano, binabato ko po yung ahas. Pag alis, lalakad na po ako. Minsan pag lumalalim yung tubig, ayun po yung nakakadisgrasya dyan sa ilog. Din po nung sabay kami ng kuya ko ni Kuya Vincent magbaba ng kalakal sa wawa. Bumaha po ako. Kumakapit po ako kay kuya para hindi tangay ng alon. Tapos kuya na sa baba ko, tapos dito sa taas ko. Tapos nung isang araw po doon sa may sapa, bumaha po ng malaki doon. Kala ko kaya ko tawirin yung sapa. Inapa ko po yung pako, tapos tinangay po ako. Buti na hawakan po ako ni kuya sa kamay.
ko. Ko. Ha. Ha. He. He. Ko. Ko. Nod. La. Le. Li. Lo. Do. Ako pa si Venus Saldivia de la Cruz, 19 years old, grade 10. So, anong tawag dito sa lahat ng binasa natin? Abakada. Tandaan mo ha. Ayan, very good. Ayan pa, oh. Mahirap natin ng grade 3. Ha? Mahirap dito. Tungkol ba saan mo? Dapat kasi binabasa mo muna yung question. Masagutan ko na yung ano. Nung number ba yun? Number 3. Number 3? 24. N squared. Common monomial factor. Ang tanong, ano ba yung common monomial factor? A number, variable, or a combination of numbers and variable which is common in each term of a given polynomial. Hindi ko nga talaga alam. 33. 24. Tapos 33. 24. Kaya mo na lang yan muna. Huwag mo muna sagutan yan. Hindi ko nga din alam talaga. Baka negative ano. Noong una po, sabi nilang modular learning na kami, naisip ko na parang mas okay yun. Kasi ano, self-learning kami, pero baliktad pala. Mas mahirap po pala ngayon sa modular. Kami yung maghahanap ng sagot, maghahagilap ng discussion para sa sarili namin, ganun. Ngayon doon di. Ito yung isa sagot dito. Ha? Look at the format card shown above. Ah, parang ilalagay mo yung ano, section mo. Diba section ano ka, Santa Lorenzo ba yun? Sulat mo dyan, no? Tapos gagayahin mo yan, no? Gagayahin mo yan. Minsan, may mga tanong kapatid ko, hindi ka rin po yung mapagsasabay-sabay, hindi ko rin mabigyan ng sagot. Kasi, syempre, sa ginagawa ka rin po na tulad ka, nag-aaral din ako, nag-aaral din sila. Parang ang hirap, tas parang ang gulo na ng utak mo kasi kailangan ang dami mong intindin. Pao, mamaya na lang yan, ha? Mamaya na lang natin sagutan, hindi mo nasagutan. Ano na? Di inagid siya nabasa eh. Hindi ka na nagbabasa. Sana tayo. Ay, dito po, walang mag-ano siya kanila. Kundi yung ati lang nila. Ay, ako, elementary lang din natapos ko. Hindi ko rin sila makayang aturuan. Ay, ako mas dito ko lang patago. Dito na lang pala. Sige, tapos mo may akalit. Ano, ha? May akalit ko. Sabi ko nga sa mga anak ko, kung pwede lang, oh, hinto na lang sila ng isang taon eh, para siguradong hindi sila magkasakit. Eh. Ay, si Venus, ayaw rin. Sabi ni ma'am, para tuloy-tuloy po ang ano namin, pasok sa bahay lang. Magmumodule na lang daw po sila. Yung pinayagan ko po, mag-enroll. Siya rin po yung nag-enroll sa mga kapatid niya. Muna po, gustong-gusto ko rin na pakita sa mga magulang ko or sa mga kapatid ko na kapag magpursige ako ng pag-aaral, hindi lang po yan sa akin. Pinanganak na kami sa ganitong style ng buhay, mas mahirap, ganyan. Ako po, ang goal ko po talaga is gusto ko rin po na magbago naman yung estado ng buhay namin. Tapos, balang araw, kapag nakagraduate ako, ako naman yung tutulong sa mga kapatid ko para sa pangangailangan. Nagawa ko po sa kanila para malaman ko din po yung ano nila. Pinifriend ko po yung mga advisors nila, yung mga teacher nila by grade level. Tapos nagtatanong po ako sa kanila kung ano na yung susunod na mga instruction nila doon. Ang problema po ng mga tao sa Facebook, may i-announce ko rin yung teacher na kailangan mo ng ganito, may assignment kang gagawin. E wala kang Facebook, hindi mo po malalaman. Bagsak ka, hindi ka makakapag-aaral ulit. Pa
pagdating dito sa iskemang ito na ipinatutupad sa atin ngayon, mahirap. Hindi mo malaman ang emosyon ng bata. Hindi mo maramdaman kung ano ang pangangailangan ng bata personally. Kasi hindi ko alam kung anong mahika ang meron, kung bakit totoo na ang guro nakakakonekta sa mag-aaral kapag kasama niya. Pero ngayon, hindi namin nararamdaman. Dela Cruz, Jeremiah. Sir. Okay. Tatay. Kumusta? Pictures ID. Ito po yung pictures ID ko. Gandang hapon po, sir. Tatay, paki-remind po ang anak ninyo na hindi po pwedeng sulatan to. Hani? Opo, opo. Okay, so yan. Yung limang estudyante ko, kailangan yung limang araw ko, no, sa kanila rin nakapokus. Oo, mayroon akong kukuhanan ng module ng Biyernes, may kukuhanan ako ng Miyerkules, may kukuhanan ako ng Martes, may kukuhanan ako ng Lunes. Ano niyo lang po sa akin? Yes, sir. Magtanong lang po sa akin through opo. Facebook. Ano po? Opo. Okay, maraming salamat, tatay. Opo, thank you very much. Siyempre, hindi rin ako makagawa ng kung ano ang mga pangailangan namin. Yun. Wala akong kahit makapanguha ng gulay, hindi ako makapanguha dahil kinakailangan. Andun ako sa school eh. Hindi ko po binibili ng iniipon ko lang po. Tapos yung iniipon ko na yun po, nakaram po, ginamit ko sa birthday ng ate ko. Kasabay kami nung binasag namin, yung dalawa kaming bumaba. Tapos bumili kami ng spaghetti tsaka malagkit. Yun yung niluto namin dun sa bundok. Mas gusto ko pa rin po yung pumapasok sa school, katulad ng modular. Okay lang din naman po kasi nagpapatutor din naman ako sa ate pag hindi ko kaya sagutin. Malungkot ba yan? Huwag kang tumawa. Malungkot nga eh. Ano ba tao kasi ako eh. Pakita mo sa akin yung mukha ng tuwa, nakangiti.